Hoy, Adan! Bilisan mo kilos, ha? Ang laki ng katawan mo! Para kang pagong! Siguro ang bigat ng bayad mo, no? Lola naman aga-aga ang init ng ulo. Elitik na lalaki yan, eh! Palibasa nakadikit sa'yo. Ayan, tignan mo. Babuso. Lola, sa lahat ng tauhan natin, si Adan ang kasundo ko. Pagkakatiwalaan ko yan. Nang uto ka na naman, may kailangan ka, no? Wala, wala. Sangiti lang. Sige na. Sige na, sangiti lang. Yan! Yan ang gusto ko sa'yo. Nico! Nico! Nico Marvin! Nico! Olive! Olive! Ano problema? Parang luka-luka ito, ah. Basta natatakot na lang at saka iiyak. Hoy, Olive! Anong iha? Nababaliw ka na? Ha? Si Vico. Si Vico, Marvin. Napunod ko sa TV. May gera raw. May gera raw sa TV. May gera. Baka siya madamay. Baka siya madamay. May gera raw. Hayaan mo. Ipapadala ka namin doon ang kuya mo. Akala ko kung bakit umiiyak. Lola, tama na. Tama na, Lola. Sige na, Olive. Tahan na. Ipasok ka pa sa eskwela. Sige na, tayo na. Tayo! Tayo! Akalain mo, papunta sa Iran.
Tatay Popoy! Anak, may naghahanap sa'yo. Bayad. O ingat, may kahoy. Ano ba to? Ayan. Para sa babaeng pakakasalan ko. Hindi ko alam may pinagagawa ka palang bahay. Samahan ko to sa trabaho sa abroad. Nagipit, kaya ibinenta niya sa akin. Ako na raw magtuloy ng pagpapagawa. Dito na punta lahat ng kinita ko sa Iraq. Hindi ka na papabalik doon? Alam mo, maraming Pilipino ang matigas ang dibdib doon. Eh kasi, talaga namang mahirap ang buhay dito sa Pilipinas eh. Pero ako, kahit natawasin mo pa ako, hinding-hindi na ako babalik doon kahit kailan. Mahirap yatang mamatay sa ibang bansa. Anong plano mo? Plano ko? Eh di magpapakasal tayo. Pagkatapos magkakaanak. Sabi ko, saan ka magtatrabaho? Baka naman maubos ang savings mo kung puro palabas ang pera. Hindi naman kasi ako magaling magnegosyo eh. Hahanap na lang siguro ako ng ibang trabaho. Total, college graduate naman ako. Kung gusto mo, pag nag-opening yung munisipyo, ipapasok kita. Kaya lang medyo maliit ang kita eh. Alam mo, Adora, hindi lang naman sa pera nabubuhay ang tao eh. Lola ko. Ako nang bahala sa matandang yon. Babayaan ko ba naman yung matali kong kaibigan? Salamat, Joe. Hindi mo ko tinuturing na iba. Si Marvin lang naman may tandugo ko eh. Kamusta na kayong hayop na yun? Sana mamatay na yung gago na yun sa Iraq. Balita ako. Nandito na kapatid mo ha. Hoy, hindi ko tinuturing na kapatid yun ha. May nakakita sa kanya. Sinundo daw si Adora sa bahay. Iwas sa gera ang hayop. Ayaw madurog kasama ni Saddam. Iuwi ko na mamaya yan. Dico Marvin, bakit di mo na ako tinawagan? Alam mo namang miss na kita eh. Diba? Sandali lang, ha?
Di ko, pasensya na ha. Dumating kasi si Kuya Jojo eh. Eh diba, alam mo namang masungit siya. Ayaw niya nagpupuyat ako. Di ko ha. Kita tayo. Basta kita tayo. Pero wag tayo dito. Basta makinig ka sa akin. Sigurado ka bang may makakain dito? Oo, tumawag na ako kanina. Son! Son! Bye. Son! Son! Masustansya ba niyang hinanda mo pagkain sa amin? Kailangan namin ng lakas si Gemma. Magdamag kami magyayarian. Hoy, ano ka ba? Ang bibig mo naman. Ano ka ba? Panay ka naman binabastos, di ba? Kaya huwag ka na umarte dyan. May kailangan pa kayo? Kamusta yan ako? Maaga na tulog. Maaga pasok niya bukas eh. Okay na kami, Inday. Hindi ako katulong dito. Sige. Hoy, ano ka ba? Ano-ano ka ba? Huwag ka umalis ha. Manood ka. Po. Walang kasama si AJ eh. Hindi ba sinabi ko siya huwag kang umalis? Manood ka, tarantada! Upo! Upo! Manood ka! Sandali, sandali. Ano ba? Nakakaya eh. Sabing tigilan mo na ako ako, tapos mag-aasawa pa tayo. Magtutulungan naman tayo eh. Kaya hindi ka mahihirapan. Hirap na ako. Pero hindi ko sila matiis. Tama na yan. Di ba sinabi ko na sa'yo, hindi kita pababayaan. O sige, salamat sa pag-attend. Susunduin na lang kita mamaya para maayos na natin yung kasal natin. Pupuntahan na lang kita sa bahay. Araw ng nobina ko ngayon. Okay lang? Marvin, bigyan natin ng space ng sarili natin. Sige. Nasaan na yung puta mong kabit? Inalis ko na. Baka kasi magalit ka eh. Natanggap ko na ang pagkahilig mo sa mga putatsing at sa mga kaibigang patay gutom. Wala talaga, oh. May pinaglilihan na naman. Bakit nga kasi may mga taong ang kakapal ng sikmura, eh? Olive, ihatid ka mamaya ni Adan sa school. Baka kasi maglakwatsa ka, eh. Kung saan magpunta. Eh, bakit kasi pinag-aaral pa, eh? Nag-aasawa din lang yung babae niyan. Panibagong panamuli na naman. Tumalis ka dyan! Alis! Alis! Alam kong dito kita makikita. Pakiusap.
Patahimikin mo na ako. Ikakasal na kami ng kapatid mo. Adora, mahal kita. Tayo dapat magpakasal. Pabayaan mo na ako, sabi. Ano bang meron yung Marvin na nawala ako? Huwag mong sakta ng sarili mo. Si Marvin ang mahal ko. Tatapatan ko pagmamahal na yan. Ibibigay ko kung ano kailangan mo. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Yung sa simbahan niya, hindi ako pumapasok, pero ginawa ko dahil alam ko nandito ka. Pati pagkatalo ko, tinatanggap ko dahil mahal kita. I'm sorry, Jojo. Ang kapatid mo ang mahal ko. Wala. Hindi na gera sa ibang bansa. Eh, dito rin sa Pilipinas may gera. Eh, ano naman ang kaibahan ng Mindanao kaysa sa gera sa Iraq? Kaya sana, habang wala pang gulo, magsipag tayo para makaimpok ng pera. Kamusta na kaya si Marvin? Milagro, naisip mo, kapatid mo. Alam mo bang nandito ni Apo mo? Alam ko, o ano naman sa'yo? Lola, naisip ko kasi, matindi na nga ang gera sa ibang bansa. Pati ba naman kami magkapatid mag-aaway? Anong nakain mo at nagsasalita ka ng ganyan? Lola, tulungan mo naman ako. Kausapin mo si Marvin. Ikaw nang bahalang gumawa ng paraan para magkaayos naman kami magkapatid. Iho, alam mo naman, napakataas ng pride ng kapatid mong yan. Ayoko na makipagbati sa kanya. Sinagot-sagot ako na ipinagtanggol kita? Ayoko nga pinagmamalakihan ako ng tartadong yun. Lola, maikli lang ang buhay ng tao. Dapat magkaayos-ayos na. Di ba? I love you, Lola. Salamat. Para magmano? Musta pula? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nalaman kong naririto ka na sa Pilipinas. Ang gusto ko, magkita-kita kayong magkakapatid. Sana magkasundo na kayo ng Kuya Jojo mo. Lola, hindi ho napipilit ang pagkakasundo. Eh, nagpapakumbaba na nga ang Kuya Jojo mo eh. Ano ka ba naman? Kaya huwag ka na magmatigas. At isa pa, ang gusto ko, bago ako mawala sa mundong ito, magkasundo kayo ng Kuya Jojo mo. Kung ako ay tatanggihan mo, tatakwil kitang tuluyan bilang apo. Sino ho ba may kagustuhan yan, Lola? Kaming dalawa. Kaya huwag mo nang pairalin yung pride mo. Mahal na mahal kayo ng Kuya Jojo niyo. Wala siyang ibang iniisip, hindi ang kapakanan ninyong magkapatid. Pero Lola, siya naman hutong unang nagtampo eh, saka unang sumama ang loob. Pero may pagkakamali ka rin, iho. Lola, hindi na importante yun, nakaraan na yun eh. Marvin, kailan ba kasal niya ni Adora? Plano sana namin magpakasal sa mismong pista ng bayan. Sagot ko na lahat ng gastos. Huwag na, kuya. Hindi naman kasi mag-arbong kasal ang plano namin eh. Saka, ay natira pa naman doon sa naipong ko. Ayos na tayo, di ba? Huwag mo na akong hiyain. Thank you.
Hindi ka na pala. Bakit? Turn off ka? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, sana. Hindi ka kasi nagtatanong eh. E di sana nasagot ko. Para hindi mo na lang ako pinakasalan. Hindi naman mahalaga sa akin kung... Kaya lang sana. Nirespeto mo nga ako. Tapos, naunahan ka ng iba. Masakit yun, di ba? Huwag mo na akong plastikin. Tumigil ka na sa trabaho mo. Magsama na tayo na para mag-asawa. Huwag ka nga lang umasa ng kasal. Ay, nako, bahala ka. Ayaw mo naman ang kinokontra ka eh. Alam mo, pareho tayo eh. Pareho tayong marumi ang kaluluwa. Gago, ikaw lang. Puta ako, pero may konsensya ako. Lintik na. Sinabi na ayoko na kinokontra ako eh. Gusto pasa ako ng bote ang bibig mo? O na, sige na. Madumi na akong babae. Okay? Sasama na ako sa'yo. Total, pareho naman tayong demonyo eh. Mahal mo ba ako o para usan lang? Ayoko magalit sa akin ng kuya mo. Baka sabihin nun, inaas ko ang kapatid niya. Si kuya ang pinaka-aas na tao sa lahat. Kaya takot na takot ka sa kanya, no? Olive, patapon ang buhay ko nang kinupupa ko ng kapatid mo. Sarili kong pamilya, binasura ako. Ang kuya mong tumulong sa akin. Ang kaisa-isang taong nagtiwala sa akin. Ginawa niya akong tao. Ang nagbigay sa'yo ng permiso na nagawing beer house ang bahay ko. Napakaluma po kasi ng style ng bahay niyo, Lola. Parang masileyo sa simenteryo, kaya nilagyan ko ng konting lande. Oy, Tachin, kung kinakati ka, huwag mo pagdiskitahan ang ayos ng bahay ko. Yan! Yan pag-aari mo sa kalikutin mo! Kung magsalita kayo, parang kayong pinakamalinis ng babae sa buong mundo, ah. Oo na, sige na. Mas malinis pa kayo kay Virgin Mary. Hawag dugo ka lamang dito sa pamamahay ko. Wala kang karapatan maliban sa palamunin at patulugin dito. Wala kang karapatan! Ay, ay, ay! Kinakausap na kita! Nagbago ng talikuran! Ah!
ng puta ka. Huwag mong babastusin ang lola ko, ha? Ako unang binastos ng lola mong bastos! Huwag ka ng ina mo kasi. Tama na. Ayoko na, putang ina mo, pati ang lola mo! Aalis na ako sa impyernong bahay na to. Pare-pareho kayong may sayad sa ulo! Putang ina mo! Hindi sa impyerno, hindi ka na makakaahon. Sama-sama tayo. Pag umalis ka sa pamamahay na to, makisali tayo sa ating mga kasama. Ayoko. Dito na lang ako. Mas maganda nga yung makisama tayo sa kanila. Yung ba parang pamilya? Parang magkakapatid. Ayoko. Wala akong kapatid na ahas. Layon mo ako. Niloloko ninyo ako. Salbahe kayo lahat. Kaibigan mo ako, Bining. Magtiwala ka. Iniwan ako ng asawa ko. Namatay ang anak ko. Pwede ikaw maging kaibigan ko? Hindi tayo mag-aaway. Hindi tayong mag-aaway. Makakasundo tayong dalawa. Oo. Oo, Bining. Ikakatiwalaan ko, Adan. May pagagawa ko sa'yo. Walang problema, basta kaya ko eh. Dapat kayanin mo. Umpisa pa lang ito ng paghihiganti ko. Gagawa ko ng hukay ang hayop mong kapatid. Kuya, 10 taon kong pinaghirapan ng pagpapatayo sa bahay na yon. Tapos, napunta lang sa wala. Huwag ka mag-alala. Kahit doble ng bahay mo, kaya ko ibigay. Hindi naman yun sa pera, kuya. Yung paghihirap ko. Tama na yan, Marvin. Ako nang bahala sa inyo. Pansamantala, dito na muna kayo sa bahay ko. Ano ka ba naman? Pababayaan ko ba naman kayo mag-asawa? Sobra-sobra na nga yung ginawa mo para sa amin, kuya. Nakakahiya na sa'yo. Ano ka ba? Sino ba magtutulungan kundi tayong dalawa lang? Tito Marvin, dito ka natitira? Ano ba pinakain mo sa anak ko? Bakit masyado malapit sa'yo? Masyado ka kasing seryoso, kuya. Adora. Kung may kailangan kayo, sabihin mo lang kay Ason, ha? O, Lola! Saan ang date mo? Magdadalawin lamang ako, iho. Oy, Marvin! Nakita mo na kung gaano kabait ang kuya mo. Bining, sino ka? Anong kailangan mo sa akin?
Ate Bining. Ako si Susana. Kapatid mo. Hindi kita kilala. Iwanan mo ako. Kaya ko mabuhay na mag-isa. Hindi kita pinababayaan. Hindi kita nakakalimutan. Kapatid kita. Wala akong kapatid. Niloloko mo ako eh. Bakit parang lumalala ang kanyang kondisyon? Emotional lang ho si Lola Bining. Pero harmless ho siya at hindi nananakit. Kalup lang ho siya sa kapwa niya matatanda. Parang takot siyang magtiwala sa kapwa niya. Nakita mo naman kung paano ko siya inaasikaso. Kahit hirap ako lumakad, dinadalaw ko siya. Hindi ko siya kaano-ano, pero nagmamalasakit ako sa kanya. Hindi ho ba mas maganda kung sa bahay na lang ninyo siya alagaan? I mean, baka mas maging normal ho siya. Iha, matanda na ako. Kaya huwag mo akong tuwaan kung anong dapat kong gawin. Nagmamalasakit lang ako sa kanya. Mawalang galak. Sa palagay ko eh, ikaw lamang nakakaalam kung bakit nakakaganyan ang iyong kapatid na si Bining. Sino itong ulyanin na ito na sinisita ko ha? Ulyanin? Ikaw ang ulyanin. Sapagkat hindi mo naalala kung anong ginawa mo sa sarili mo kapatid. Dahan-dahan ka ng iyong pananalita ha. Hindi mo ako kilala. Hindi ko siya kapatid. Kaibigan ako ni Bining. Kahit hindi niya naikukwento sa akin ang mga nangyari, ay nararamdaman ko ang mga karanasan niya sa'yo. Paalisin mo nga itong ulyanin na ito sa harap ko, baka masampal ko ito eh. Hindi ako natatakot sa'yo. Tulungan mo na lang ako sa negosyo. Kuya, hindi ko linya yung pagninegosyo eh. Mamamasukan na lang ako uli. Siya nga pala, natanggap na ako dun sa pinapasukan ni Adora. Okay yun ah. Pati ba naman sa trabaho, magkasama pa rin kayo? Medyo maliit nga lang ang kita, kuya, pero pagkakasyahin na lang namin. Oh, para sa ito. Gamitin mo para hindi ka halata naghihirap. Malay mo, baka ibigay ko pa sa ito. Kuya, wag na. Sobra-sobra na to. Sige na, sige na. Sige na, gamitin mo na. Matitiis ba naman kita? Ako di kotse, tapos ikaw nagtatricycle lang. Salamat, kuya. Kailan ka pa natutong manigarilyo? Biko Marvin, nasusuka kasi ako eh. Bawasan mo yan. Masama yan sa katawan. Biko, dito ba kayo titira ni Ate Adora? Pansamantala lang muna. Bakit? Hindi ka ba natutuwa? Magkakasama-sama tayo magkakapatid. Basta mag-iingat kayo kay Kuya Jojo. Hindi mo alam pinaplano nun. Anong ibig mo sabihin? Basta mag-ingat ka. Tinatawag niyo raw ako?
tinanggap kita dito sa pamamahay ko dahil sa apo ko. Pero kumilos ka ng maayos. Tignan mo nga yung suot mo. Halos litaw ng kaluluwa mo. Mainit ho kasi. Kung pwede nga lang maghubad, edi sana ginawa ko na. Isasagot mo sa akin ng mahalay, palalayasin kita, babae ka. Tapos na ho ba kayo? Lumabas ka na sa kwarto ko, babae ka. Lumabas ka! Lalo mo lamang pinainit ang ulo ko. Lumabas ka! Bakit po? Ikaw, Chimayka, pagsisilbi lamang ang trabaho mo, gawin mo na maayos. Anong gamot ang pinainom mo sa akin? Pasensya na po kayo. Nagkamali lang po ako ng basa sa gamot. Eh, kung mamatay ako, leche ka! Hindi ko naman po sinasadya eh. Stupid na ka, ha? Huwag mo akong dramahan, ha? Lubabas ka sa kwarto ko. Lubabas ka! Boba ka! Tanga! Stupid na! Lubabas! Malis ka, gaga! Malis ka! Opo. Aayusin mo ang trabaho mo! Opo. Paupo, ha? Na-okray ka rin ng bruhang matanda, no? Dapat nga nasanay na ako eh. Pero napapaiyak pa rin. Kung magsalita ang bruha, kahit aso di malalaman eh. Matagal ko nang gustong umalis dito eh. Kaso hindi ko na magawa. Bakit? Dahil kay AJ. Anak niyo ni Jojo si AJ? Pero hindi na sinasabi nila eh. Kinahihiya nila ako. Kasi kasama lang daw nila ako dito sa bahay. Gusto mong tulungan kitang makatakas dito? Nagbabantaan ako ni Jojo. At saka mahal ko rin siya eh. Hay kagagahan! Huwag ka nga mailang sa akin. Ginagamit ko lang yung hayop na yun. Actually, alam ko naman sa Dora ang mahal niya eh. Nagagamitan lang talaga kami. Sa bagay, ako, meron din akong tunay na mahal at hindi siya yun. Nay, bakit po kayo pumapayag na inaaway-away nila? Pwede ba ha? Tama na nga yung pagtatanong mo. Mahuhuli pa tayo niyan sa palengke eh. Kumusta, Marvin? Ngayon lang kita na-atsyempohan ha? Eto, mabigat. Nakaangkas kay Kuya Jojo. Sunod-sunod kasi ang kamalasan ko sa buhay. Ay nako, pwede ba? Pwede ba sa pag-uusap natin ngayon eh? Bawal banggitin niya si Jojo at Adora? Gusto ko kasing mag-ilusyon at balikan ng nakaraan eh. Ikaw naman, syado kang palabiro. Hoy, hindi ha. Hindi ako nagbibiro. Hindi kita makakalimutan kahit kailan. Ikaw ata nakauna sa tek-tek ko. Hindi ko nga ina-expect yun eh. Alam mo, natakot nga ako nung bigla kang dinugo eh. Kasi nagkakatuwaan lang kami ng barkada nun. Gumigimik,
Pagkatapos, hindi ko akalain na virgin pa yung nagalaw ko. Nilugoso, sarap. Pero alam mo, bukod sa libog ko noon sa'yo, mahal kita. Sira, mamaya marinig ka dyan ng Kuya Jojo. Saka, may asawa na ako eh. Sige na, masarap na ang pakiramdam ko. Kasi nasabi ko na sa'yo na mahal kita. Ewan ko nga ba, tapos kapatid ka pa pala ni Jojo na saksakan ng bait. Ikaw nang bahala sa papel na yan, ha? Lisa, ikaw nang bahala, ha? Yes, ma'am. Gusto mo ng pera? Bibigyan kita. Alam ko kasi wala kang pera mag-asawa, eh. Hello? Ah, sir. Opo. Dadali na lang po mamaya. Marvin! Una na ako. Na kayo. Okay lang sa akin na relasyon nyo. Ipakakasal ko kayo sa Huwes. Maigi tong sama-sama tayo sa isang bubong. Adan, parte ka na ng pamilya ngayon. Mahalin mo maigi si Olive. Oo naman. Panindigan mo na, Adan, ang mapabilang sa pamilya namin. Lalo mo akong pinabilib eh. Ang taas ng ambisyon mo. Lola, kumakain si Adan. Baka mabulunan. Excuse me, ho. May tawag kayo mula sa Home for the Aged. Saya ka na, Susana. Ma, malapit na akong mamatay. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang mamagaw. Nera, magkakalit. Hindi totoo yan. Hirap ka mo ang lahat. Ang mahalak ko. Luhapan mo ang lahat. Di ka tao, Susana. Ilang kamangyan. Di ka tao, Susana. Hayop ka. Hayop ka. Hayop ka. Mahal kita, ate.
Magkapatid kayo kahit magkaibag ina natin. Magkapatid kayo. Yan ang sabi mo. Sa buong-buhan ko. Ngayon lang ako magmumura. Utangin mo! Utangin mo! Utang! Utang! May nakalimutan kami ng kaibigan ko sa'yo, ha? Buti nga sa'yo! Mortal mong kaaway. Mag-celebrate tayo. Hindi ko alam kung matutuwa ako. Pero hindi ako matahimik. Lola, huwag mong sabihing nakukonsensya ka. Kung nagpatalo ka dyan sa konsensya mo noon, baka hindi tayo ganito kayaman. Yan ang gusto ko sa'yo, Jojo. Hindi mo ako hinuhusgahan. Lola, sa'yo ako nagmane. Paano kita lalaitin? Kaya nga magkasundo tayo. Sino ba nagpalaki kay Jojo? Si Susana. Si Susanang maganda. Bakit dito ka naliligo? Meron naman tayong banyo doon sa kwarto, ha? May diferensya ang heater ng shower natin. Hindi ako makaligo. Sobrang lamig. San ka ba galing? Medyo nakipag-iinuman lang ng konti. Bad trip kasi ako doon sa boss natin eh. Palagi na lang mainit ang dugo sa akin. Ewan ko ba? Sa akin, mabait yun. Sa'yo lang. Kita mo naman kung paano niya ako pagalitan eh. Akala mo, galing-galing. Huwag mo na lang patulan. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Bakit ho ba palagi mainit ang dugo ninyo sa akin? Kahit konting kamalian ko, pinupunan na ninyo ah. Huwag mo akong sasagutin, Bobo! Eh paano hindi na makatao ang trato ninyo sa akin eh? Ano ba tingin nyo sa sarili ninyo? Ha? Ano? Ano? Sumagot kayo! You're fired! Lumayas ka sa harap ko! Talaga lalayas ako! You're fired! Lumayas na! Hello? Jojo? Dago yung manager na yun. Huwag siya magpapakita sa akin. Pabayaan mo na yun, kuya. Hindi naman ako masaya dun. Inaalala ko lang na wala na ako ng trabaho. Magiging pabigat pa ako sa'yo ngayon. Ano ka ba naman, Marvin? Kapatid kita. At itiis ba naman kita? Pero sana akong ipakikiusap sa'yo eh. Bibigyan kita ng trabaho. Malaki sweldo, patutulungan mo pa ako. Sige, kuya. Sabihin mo. Mayroon akong nabiling kiskisan eh. Magandang pwesto. Kailangan ko sana ng mamamahala at mapagkakatiwalaan. Ngayon, kung tatanggapin mo, bibigyan kita ng sweldo na halos doble na kinikita mo sa munisipyo. Pag-iisipan ko, kuya. Bigyan mo ko ng panahon. Walang problema. May gusto ka pa? Waiter! Waiter!
Miss na kasi kita eh. Kuya, palagay mo kaya tama lang nadalin natin sa mental si Olive? Baka lalong lumala yung sakit niya. Dito mabibigyan siya ng tamang paggamot. Huwag ka mag-alala. Pag hindi siya gumaling, kahit sa ibang bansa, ipadadala ko siya. Alam mo, kuya, hindi ko maintindihan kung bakit siya naggaganyan. Ewan ko ba? Binigay ko naman lahat ng luhot pag-aalaga sa kanya. Eh, makapagrelasyon kay Adan, hindi ko siya pinagbawalan eh. Maiba nga ako, Marvin. Pag-isipan mo na ba inaalo ko sa'yo? Oo, kuya. Tinatanggap ko na. $50,000 ang kailangan ko, anak. Hindi makukulong ang nanay mo dahil sa utang. Eh, Tay, bakit naman po kasi pinaabot niya ng ganong kalaki yung interes? Ilang kapatid mo ba nag-aaral? Ang hirap kasi sa'yo. Bago ka palang pinakikinabangan ng magulang, nag-asawa ka na. Itay, gagawa ako ng paraan. Bakit? May problema ba? May maitutulong ba tayo? Kung gusto mo, mangungutang na muna ako kay Kuya Jojo. Tatanggapin ko na muna yung trabaho ang inaalok niya sa akin. Yun nga lang, medyo magkakalayo tayo sa isa't isa. Bakit kasi puro ka na lang kay Kuya Jojo mo umaasa eh? Eh bakit kasi laging sa'yo umaasa yung pamilya mo? Huwag mong idamay ang pamilya ko dito. Huwag mo rin idamay kung paano ko problemahin yung pagtulong ko dyan sa pamilya mo! Hi, ang ganda.
maganda pala na magiging paraiso natin. Chema, tigilan mo na nga yung pagbibiro. Nagkakamali siya na tuloy ako. Eh di maganda, magtitiki man tayo ulit. May asawa na ako. Mahal ko si Adora. Mahal din naman kita eh. Ako nga lang hindi mo mahal. Mahal ka rin ni Kuya Jojo. Saka siseryosohin ka rin nun. Malabo yun. Tingnan mo, nilayo niya ako. Pakiramdam ko nga, binubugaw niya ako sa'yo eh. Gawin ba naman ako sekretarya eh, bumukha ka lang ang alam kong trabaho. Eh, tiwala ako sa asawa ko. Saka nandito ako para magtrabaho. Halika na, doon tayo. Marami ako niluto. Kaya na tayo. Napakarami yata ng niluto mo. May okasyon ba? Wala na si Marvin. Pinasama ko na kay Gemma. Ayun, dalawa na lang nasa loob ng bahay ko. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ako marunong magpatalo, Adora. Pero itay, oras ng trabaho. Mamaya niyo na ako storbohin. Pwede ko ba imamaya ang buhay ng kapatid mo? Pero itay, pagagalitan ako sa loob. Popoy, huwag na kayo mag-alala sa problema ninyo. Ako nang bahala. Salamat sa tulong mo sa pamilya ko. Wala yon. Kahit ano ibibigay ko. Basta ikaw. Hindi naman sa inaabuso kita. Huling-huli na to pakiusap. Ano yun? Nakasanla ang bahay ni itay. Kaya pala pa na yung hingi niya ng pera. Magkano? 200,000. Ibibigay ko hinihingi mong pera. Kung magre-resign ka sa pinapasukan mo. Kailangan ko kasi ng personal secretary. Dudoblihin ko sweldo mo. Tigilan mo ang sarili mo, Jojo. Huwag mong pakialaman si Adora. Lola, mahal ko si Adora. Walang makakapigil sa akin kahit sinong demonyo. Ayokong pagsisihan mo ang ginagawa mo. Uy, bakit ikaw? Nagsisi ka ba ng inagaw mo kay Lola Bining ang asawa niya? Lalo namang gumanda buhay mo, di ba?
At ayun ang nangyari. Nagalit ang prinsesa sa ginawa ng prinsipe. At kinagulat naman yon ng reyna. Hindi ka naman nakikinig eh. Anak, ano ka ba? Mahirap lumaking bobo at walang pinag-aralan. Ayoko sabi mag-aral eh. Matalino ka anak. Tamad ka lang. Ason, pinapagalitan mo yata yung anak ko eh. Paano? Palaging absent. Ayaw mag-aral. DJ, ito ba sinasabi ni Ason? Anak, mag-aral ka maigi ha. Eh, hindi nga sabi ako marunong tatay eh. Kasi, sana, naging tatay ko na lang si Tito Marvin nang maging matalino ko. Putangin mo ah! Inusulto mo yata ako eh. Oh, dadaling ko na tong pera sa magaling mong kapatid. May pagbibilin ka ba sa asawa mo? Pakisabi na lang, miss na miss ko na siya. Hay nako. Ako kaya, kailan mo mamimiss, no? Ikaw talaga, oh. So, paano? Alis na ako. Sige, ingat. Miss na miss ka na daw ng asawa mo. I love you daw. Busy ako sa trabaho. Mukha ngang super busy ka talaga eh. Umaga't gabi ka ata nagtatrabaho kay Jojo eh. Anong ibig mo sabihin? Wala lang. May gusto kang sabihin pero hindi mo madiretsa. Ako, malandi ako pero hayag. Hindi ka tulad ng iba dyan. Mahinhin nga, mahihindutin pala. Huwag mo akong daanin sa parinig. Diretsahin mo ako. Adora, alam mo ang ibig kong sabihin. Ano? Enjoy ba kayo doon ng kapatid ko? Malas ko nga eh. Di ako nag-e-enjoy. Di ka tulad ni Adora sa'yo. Yan bunga nga mo ha. Nako, kitang-kita ng dalawang mata ko. Hindi ako bulag, no? Eh, ano naman ngayon sa'yo? Wala naman. Naaawa lang ako kay Marvin dahil sarili niyang kapatid ang pumipindeho sa kanya. Ibang klase si Adora. Maganda. Malinis. Vicente. Eh, mas puta pa nga sa akin yun eh! Hoy! Putang ina mo! Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Adora!
nakakabayad dahil sa utang. Pero kailangan namin ng pagkakakitaan. Bigyan mo kami ng puhunan. Itay, sobra-sobra ng perang nakukuha natin kina Jojo. Hindi nyo kasi alam ang sinisikmura ako eh. Hindi to alam ng asawa ko. Ah, ganun. Pinamumukha mo sa amin na wala kami silbi. At puro hingin ng pera. Hindi naman po sa ganun, pero sobra na po kasi. Walang kapalit na perang pagpapalaki namin sa'yo. Wala kang utang na loob. Miss, excuse me. Baka makatulong. Okay, pare, mabalik tayo. Musta? Sabi mo ba yung pinasasabi ko? Siyempre. Anong sabi ng mahal ko? Tayo daw muna magmahalan. Gemma. Hindi ko kaya. Mahal ko si Adora. Hindi ko siya kayang pagtaksilan. Sana ako sa'yo. Kagabi pa sana, pero... Pero naaawa ako sa'yo eh. Mukhang seryoso yata yung sasabihin mo. Puntahan mo na ang asawa mo bago pa mahuli ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Kay Jojo na siya nagtatrabaho. May nakita ako, pero gusto ko ikaw na mismong makakita. Dahil ayokong sabihin mo na nagsisinungaling ako para lang mapasakin ka. Kahit tindahan ng alahas, kaya ko ibili sa'yo. Hayop ka, dinadaan mo ako sa pera. May gaga ka kasi. Pakipot ka pa noon. Natututunan ng pagmamahal. Pagmamahal? Eto lang naman gusto mo, di ba? Ha? O ano? Ano pang iniintay mo? Magdado! Ahas ka, kuya! Asawa ko yan! Tangina mo! Ikaw ang ahas! Una ako nagmahal kay Adora. Sa pera mo. Inaikot-ikot mo pa kami yung pala may maitim ka plano. Tangina mo, hayop ka! Gumaganti lang ako ah. Dahil sa atin dalawa, ikaw lagi ang panalo. Ikaw ang minahal ng tatay dahil ikaw ang paborito niya. Ikaw ang pinili niya at ako pinamigay niya kay Lola! Nakubuhay pang itay. Sigurado ako itatakwil ka niya. At hindi ka niya kikilalanin kahit kailan! Hoy! Ano yan, ha?
Huwag kayong mag-away dito! Huwag kayong magpatayan kung gusto nyo sa ibang lugar, pamamahay ko to! Ikaw, Marvin, masyado kang bastos! Ayun ni Kuya ang bastos, Lola! Tintidor! Pareho kayong demonyo! Tama na! Tama na! Ano ba kayong dalawa? Demonyo ka, Kuya! Huwag ka nang umalis, Adora. Magsama na tayo. Ito na yung pagkakataon para magkita yung dalawa. Kung magpapakaputa ako, hindi sa'yo. Tigilan mo na nga ako. Sira na tayong lahat. Huwag mo nang masakin na natitira sa ating lahat. Hindi ako papahing mawala ka. Hindi ako papahing mawala ka. Ang kapal mo, puta! Pare-pareho tayong puta! Wala na akong maramdaman. Minahal ko si Adora. Bakit ganun? Siguro may dahilan siya kung bakit niya nagawang magtaksil. Pera lang pala ang katapat niya. Takina niya. Hindi ko siya kayang husgahan sa bagay na yon. Dahil minsan, naranasan ko na rin kumapit sa patalim. Kadalasan, hindi ko kagustuhan yun. Iba si Adora. Iba ka. Marvin, pare-pareho lang tayong may kahinaan. Nung iniwan kami ng nanay namin, pagkahiwa-hiwalay kami magkakapatid. Ang sakit na naramdaman ko nun. Tulad ng nararamdaman ko ngayon. Sakit. Sama si AJ kung gusto mo lumayas. Anak ni Jojo, si AJ, kaya may karapatan siya sa bata. Karapatan? Kahit na minsan hindi siya naging ama sa anak ko eh. Dahan-dahan ka sa iyong pananalita ha? Luwagay ka sa lugar, babae ka. Tapos lang servisyo ko sa inyo. Hindi niyo na ako alipin ngayon. Ay Jojo, magsalita ka naman dyan. Bawiin mo si AJ. Hayaan niyo sila lumayas. Hindi ko sila pipigilan. Sa lahat ng sinabi at ginawa mo, Jojo, ngayon lang ako magpapasalamat sa iyo. Maraming salamat. Nang ibinigay ako ng tatay ko sa lola, hindi ko siya nakita nalungkot. Niminsan, hindi man lang niya ako dinalaw. Parang hindi niya ako anak. Anak mo nga si AJ. Pero paglabas namin ng bahay na to, hindi na. Hindi na. At kakalimutan na rin niya, may lola siya at ama. Ha 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 ha.
Sa mahal ko. Alam mo, miss na miss na kita. Pwede nga lang. Dito na lang ako tumira. Marami nangyayari sa inyo ngayon. Mas makakabuti pang huwag mo na malaman. Hindi. Hindi mo pwedeng malaman. Magagalit si Kuya. Papatayin niya ako. Olive? Ano bang problema? Magsalita ka. Kung sino man umupi sa'yo, pinapangako ko igaganti kita. Baka marinig ka ni Kuya. Olive, asawa mo ako. Matakot. Hindi kita pababayaan. Promise. Hindi mo ako isusundo. Hindi. Palagi niya akong ginagalang. Ang baboy-baboy niya. Alam mo ba, kaya niya ako pinakasal kay Adan. Para pagtakpan ang kabuguyan niya. Siyempre, hindi pwede malaman ni Kuya yun. Sikreto natin to. Pag nalaman niya yun, papatay niya si Adan. Diba? Kuya, sikreto yun ha. Lalo mo na ba si Olive sa mental? Alam mo, lahat ng babae ko sa buhay, wala na. Gemma, Adora, Son, pati si Olive. Gusto ko na nga siyang ilabas sa mental eh. Para masaya. Ako nakadonsela sa kanya. Ang sarap talaga ng tangina. Pinagkatiwala ko siya sa'yo. Ayoko kasi makinabang yung iba. Gusto ko paglabas niya sa mental. Hati tayo sa magdamag. Kung gusto mo, sabay pa tayo sa kanya. Jojo! Jojo! Jojo!
Dito tayo kinasal. Dito tayo bumuo ng pangarap. Mga pangarap na sinira namin ang kapatid mo. Ayoko na mag-isip. Gusto ko nang ituloy ang buhay. Hindi ako iiyak. Hindi ako luluhod. Hindi ako magdadrama. Pero lahat galing dito. Patawarin mo ako. Tinatawad na kita. Hindi rin kita susumbatan. Pero mas makakabuti siguro. Maghiwalay na tayo. Tanggap ko na ang lahat ng sasabihin mo. Sige, aalis na ako. Mag-iingat ka. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ay na. Ikaw na naman. Paano ka nakapasok dito? Bukas ang pinto sa likod. Nakalimutan mo atang isara. Pero alam mo, mabuti ikaw ang nakapasok at hindi magnanakaw. O ayan, malinis na ang bahay mo. Pinagluto na rin kita ng paborito mong ulam. Mamaya naman, paglalaba kita. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Wala lang. Basta. Baka mamaya masanay ako niyan. Hanap-hanapin ko. Huwag kang ganyan. Kinikilig ako eh. May kinakausap na nga akong marunong sa gayuma. Naku, kumanda ka. Seryoso ako. Huwag ka sabing ganyan eh. Hihimatayin ako. O sige, ipasok na yan. Bilis, ipasok na. Bagal-bagal nito. Dora? O, sige, ipasok na yan! Opo, ma'am. Bilis! Thank you.